Para madali ito matanggal yung mga bolt, is sinashock ko lang muna. So, pupukin lang lahat ng mga bolt na yan para madali lang. So, ayan mga sir. Ayan yung spring. Ayan yung diaphragm. So, mga sir, sa pag-check ng diaphragm, so, kailangan mo sa i-check kung may butas o wala. Kasi once kasi magkabutas to, is mahirapan na mag-vacuum. So, what's up mga sir? So, ito naman gagawin natin is yung continuation ng pag-tune up natin. So, ang next naman natin mga sir ngayon is tatanggalin naman natin yung carburetor natin. So, first, bago natin matanggal yung carburetor natin is kailangan muna natin tanggalin yung upuan natin. So, madali lang naman tatanggalin mga sir. So, ayan lang siya. Bali, tinanggal ko na yung battery nito mga sir. So, ito yun mga sir, yung hindi ko napakita nung nag-valve clearance tayo. Yung intake, 0.06 to 0.1 or 0.10 mm. And then yung exhaust is 0.08. Ayan mga sir, 0.08 to 0.12. So, ang ginagawa ko, yung sinasabi ko nga is lagi ako nasa gitna niya. So, ang ginawa ko dito sa may intake is 0.08 yung kinuha natin. And then dito naman sa may exhaust is 0.1 or 0.10. So, ayun yung sinabi ko mga sir, as per manual is as per manual, dapat cold engine kapag ginamit natin itong mga sukat na to. So, katulad ng sabi ko, kapag mainit kasi yung makina natin, so ang tendency yung mga bakal natin, like yung mga rocker arm at saka yung rocker arm niya kasi is, sa may valve niya, pwedeng mag-expand kasi yun. So, anong nangyayari doon, kapag mainit kasi is malaki yung clearance. So, ayun lang mga sir. So, dito na tayo mga sir. So, madali lang naman to, tatanggalin na natin to. So, ayan, yung meron siyang apat na bolt sa dalawa. Tapos, meron pa dito ulit na dalawa yan. So, hindi lang natin makita gaano. So, ayan mga sir, may dalawa din dyan. So, 10mm yan. So, 10mm yan mga yan. So, tatanggalin muna natin siya. And then, ang balak ko muna kasi is hindi, ayoko na kasi ito tanggalin, itong module natin. So, tanggalin ko na lang yung upuan. Ayan, meron dito, meron tong dalawang ano dito, nut din. Tanggalin ko na lang yung upuan tapos itong U-box natin is itataglid lang na lang natin. So, ayun mga sir, tara tanggalin na natin. So, ayan mga sir. Bali, ayusin na natin yung wire. Then dito sa may starter niya. So ayan mga sir, balak ko is ihawi na lang na ganito. Hindi ko na, tinamad na kasi ako tanggalin yung module mga sir. So tara mga sir, tanggalin na natin yung carb. So first mga sir, is tatanggalin muna natin itong sa may choke niya. 10mm lang to. Yan. Tanggalin na natin to. Sunod dito mga sir. Yan mga sir, kung mapapansin nyo, yung carb natin is pang salty talaga to. So, nasira na kasi yung stock carb na itong motor ko. So, bumili ako ng pang salty. And then, ito mga sir, itong dalawang to. And
then itong bakal na to, hawiin mo lang ng konti. Tapos mahuhugot mo na yan. So, ayan na mga sir. So, bali sunod naman natin tatanggal yung mga sir is yung cable niya. Yung cable is 12 mm na sakit to. And then, so bago ang lahat, takpan muna natin. So takpan muna natin tong intake manifold niya, yung port niya. Then ito, hatakin mo lang. Ayan mga sir. Then yung vacuum niya. Tatanggalin na din natin to. Tanggalin na rin natin ito mga sir. So, then sunod itong sa may fuel line. So ayan mga sir, bali natanggal na natin yung carb natin. So makikita nyo sobrang dumi nyan. Katulad ng sabi ko, itong carb na ito is pang salty to. So pwede naman sa motor natin yan mga sir, sa Sporty, sa Amore, wala namang problema yan. So tara mga sir, linisin na natin to. So ayan mga sir, bali napanglas natin yung carburetor natin. Ang next naman natin is lilinisan naman na natin. So ang ginagawa ko dito mga sir, para madali ito matanggal yung mga bolt, is sinashock ko lang muna. So pukpukin lang lahat ng mga bolt na yan para madali lang. So ayan mga sir. Ayan yung spring. Then yung diaphragm. So mga sir, sa pag-check ng diaphragm, so kailangan mo sa i-check kung may butas o wala. Kasi once kasi magkabutas to is mahirapan na mag-vacuum. So, ayan mga sir. So, ganyan ko lang chine-check siya. Yan. So, okay pa naman siya mga sir. Okay pa naman siya. And then, next naman yung sa may ilalim. Ayan mga sir, bali natanggal na natin to. And then yung sa may air fuel mixture naman niya mga sir, yung sa may air fuel mixture naman niya mga sir, ito kung nakikita nyo yan, is ito na rin yung ginagamit kong reference niya. So bibilangin ko lang to kung ilang ikot to mga sir. So ayan siya, bali isa, dalawa. So dalawa lang siya at may konting galaw. So ayan, tatandaan ko lang na dalawa siya tapos may konting galaw. So ayun na siya mga sir, para kapag nag-adjust tayo ng minor mamaya is may reference na tayo. So ayun mga sir, bali ang susunod naman natin is tatanggalin natin tong slow jet. Yan mga sir, itong sukat pala ng slow jet natin mga sir is 38 to. So nung nakuha ko to mga sir, hindi ko lang alam kung nabuksan na din ng napagkuhanan ko nun. Pero kung nung nakuha ko to, ang nakalagay dito na slow jet is 42.
So ngayon, binabaan ko siya. Ginawa ko na siyang 38 na lang mga sir. Yan. Kung wala ko makikita nyo. Ayan, 38 siya. And then, yung main jet naman nito mga sir, is 110. Ayan mga sir, ang main jet naman nito is 110. And then, ayan mga sir, ito mga sir, mahalaga din to na dapat kine-check nyo lagi. Ito mga sir. Ito, mahalaga to mga sir na kine-check nyo lagi itong floater na to. Kung may butas, kung may laman na sa loob. Kasi mga sir, itong floater na to, once na nabutas to, nagkaroon ng tubig sa loob. Ang mangyayari dito mga sir, is magtatapon na ng tatapon yung gas natin. Kasi mapapansin nyo, yung floater na to is nag-float siya dito. Ayan talaga yung purpose niya is floater. So may bulb dito yan, may needle bulb dito yan. So kapag ito lagi, kapag ito mga sir is mabigat na. So mabigat na, ang mangyayari dyan is mag-overflow na mag-overflow yan. So ang example nito mga sir, katulad na nangyari sa engine natin. So nagulat ako, lagi siya lagi tumatagas sa may drain yung fuel. Malinis naman na lahat. So napansin ko lang, meron palang uneven particles dun sa may loob nito. So ayun mga sir, so i-check din natin yan sa paglilinis natin. And then ito na mga sir. So gagamit lang tayo ng gasolina, of course, sa paglilinis. Gagamit lang tayo ng gasolina. So ayan mga sir, bali nalinis na natin yung carb natin. So ang next naman natin is kakabit na natin yung mga parts niya. So unahin muna natin mga sir yung main jet niya. Ayan. So syempre bago yan, bubugaan muna natin. Then yung mga butas na ito. Ayan, i-make sure muna natin na malinis. And then, next naman set mga sir, yung slow jet. Pilot jet. So, ang ginagawa ko dito mga sir is para ma-check ko kung ginagawa ko dito mga sir is nilalagay siya sa may liwanag, tinitingnan ko kung may butas, kung may makikitang liwanag. So kung may liwanag siya, is okay siya. Then next naman natin mga sir, yung needle bulb sa floater. So again mga sir, naulitin ko lang. So make sure nyo na malinis lagi ito, katulad nga ng sabi ko. Once na may uneven particles na naiwan dyan sa may needle bulb hole nya, mangyari dyan mag-overflow yan. Ayan mga sir, then check lang natin siya. So dapat bumaba siya.
bumababa siya ng kusa. So, tulad niyan, na-misalign siya. Dapat kapag inangat mo siya o binaba mo siya, magkukusa siyang bababa. So check mo nyo muna siya, baka mamaya kasi stack up siya. So next na mga sir is tatakpan na natin siya, lalagyan na natin yung cover niya. Then yung next natin yung diaphragm niya. So make sure natin mga sir lagi na malinis yung diaphragm pag kinabit. Yan, ilalapat lang natin. And then yung spring tsaka yung cover. So ayan mga sir, bali tapos na yung tapos na natin linisin yung carb natin. So ayan na siya, malinis na siya. Then yung intake manifold natin. So ang next naman mga sir is tanggalin na natin yung sa may air filter. So safety na natin to. So ayan yung air filter natin, nandito sa loob. So ito yung air box niya. So kung makikita nyo, nilo mga sir, mayroon tong apat na bolt. So mayroon isa dito, nilawagan ko na yan mga sir, isa dito. Yan, saka mayroon din isa dito. Yan, isa dito, tsaka ito. Tsaka ito mga sir. So nilawagan ko na yan mga yan, tanggalin na lang natin yan. And then, isa dito, ay dalawa dito, sorry. Tsaka isa dito. And then, tatanggalin na natin yung air filter natin. Mga sir, bali natanggal na natin. So ang gagawin ko lang dito mga sir is hahanginan ko lang to, and then kakabit ko na ulit para masalpak na natin yung carburetor ulit at saka yung intake manifold niya, and then para matesting na natin. So hanginan ko lang to saglit mga sir. Thank you.
So, ayan mga sir, pag kinabit natin to, bali, nakaganyan yan. So, ayan mga sir, bali nakabit na natin yung nalinis na natin yung air filter. So, next naman natin is yung carburetor. Sa may carburetor, ganun lang din naman ulit. So, kung ano yung mga tinanggal natin kanina, babalik lang din natin. So, syempre, ang unahin muna natin is yung fuel line. Then, lagay natin yung sear clip niya. Then, sunod yung throttle cable. Then, kailangan natin ng 12mm na open and socket close wrench. Yan. Mga sir, and then mga sir, ito yung isa pang advice ko lang din dito. Ito, lagi nyo ito ilalagay dito mga sir, yung goma na yan. So, once kasi itong goma na to is naipit dito, so, parang nagugulat nyo ba, nag-wild. So, mag-wild talaga siya kasi mag-minor siya na mataas kasi ito, naipit kasi na itong, itong umiikot na to. So, dapat isalpak nyo lagi yan dyan. And then mga sir, ay mga sir, yung sa may choke. So, 10mm na socket. Then, yung next is, so, sasalpak na natin dito. And then, tanggalin na natin yung tissue na pinambara natin sa intake port. Yan. Make sure lang natin na walang naiwan para malinis siya. Eh mga sir, may kita nyo, ang gamit ko premium. Yan. Premium yung gamit natin na fuel. Mga sir. And then ito mga sir, itong ano niya, itatapat mo lang dito sa may dito dapat siya babangga para hindi siya gagalaw. Mga sir, ganyan lang. Yan, nakatapat lang siya doon. Para hindi siya papalag. And then ito, pwede na natin 'to igpitan. So, ayan mga sir. So, bali nakabit na natin yung carb natin. Okay na siya lahat. So, ang last natin na gagawin mga sir para may pondo na sa may carb natin is hihigupin natin itong vacuum niya para magkaroon na ng pondo. Para pag nag-start tayo mamaya is hindi na tayo mahirapan. So, ayan mga sir. Nahigup na natin. Nakabit na natin ngayon yung vacuum niya. So, after na ito mga sir, matetesting na natin. And then, makakabit na natin yung U-box, upuan, and then ayusin natin yung wiring na. So, tara mga sir,
para matesting na natin to. So ayun mga sir, bali, itetesting na natin yung motor natin. So, start na muna natin. So ayan mga sir, so ang payo ko lang mga sir, no, tuwing umaga or basta na parking kayo ng matagal, ang nakikita ko kasi sa mga iba, kapag nag start sila, is nire-rev nila kaagad. So ayun yung wag na wag nyong gagawin mga sir. So kapag na-parking kayo na matagal or magdamag, usually sa mga kapag morning scenario, so wag muna ninyo i-rev kaagad yung motor nyo. Antayin yung ma-meet ng makina nyo, yung working temperature nya. Nang sa ganon is makapag-circulate na maayos yung langis. So anong nangyayari kasi mga sir, kapag nire-rev nyo kaagad, mga ilang seconds pa lang, nag-start na yung motor nyo, i-rev nyo kaagad. Anong nangyayari, pwede ma-wear out or masira yung mga internal parts ng engine natin. So ang advice ko lang mga sir is, antayin nyo lang yung working temperature nya, ma-meet nya. And then, para mag-circulate na maayos yung langis. So, ayan mga sir, bali. So, sa nakikita ko dito sa may motor ko, so okay naman na yung idle niya. And then, yung air fuel mixture niya is okay naman na. Kasi ang sukatan ko dito sa may air fuel mixture niya is yung ganda ng, or tining ng RPM niya mga sir. So, yung isa pa dito mga sir, kapag nire-rev, yan, tapos binabalik mo, dapat hindi siya mamamatay. So, kapag namatay yan mga sir, either mababa yung minor mo, or yung mag-a-adjust ka sa may air-fuel mixture mo. So, kapag hindi maganda yung air-fuel mixture mo, hindi rin maganda yung makukuha mong minor. Pero, mas maganda pa rin mga sir is, buksan nyo yung, baklasin nyo yung spark plug nyo para ma-check mo yung sunog, kasi yung sunog kasi ng spark plug natin is doon din nag-i-indicate kung anong klase ba yung nangyayari sa may internal parts natin, kung nagiging lean ba siya or excessive yung fuel niya. So ayun lang mga sir, I hope na marami kayo natutunan sa may video nito, sa may pag-tune up natin sa motor natin, sa paglinis natin ng carburetor, ng air fuel, ng air filter, ng pag-change oil natin at ng pag-bulb clearance natin. So, ayun lang mga sir. I hope na marami nga kayo ulit natutunan sa video nito. Maraming salamat.